What's up mga kaibigan? Welcome back to my channel. For today's video, magluluto tayo ng kakaibang sardinas. Tara, panoorin natin. Naglalakad na nga ako papunta sa tindahan para bumili ng sardinas. Pasensya na pala kayo mga kaibigan sa camera natin. Hindi siya makalog, di ba? Pinagpatuloy ko lang aking paglalakad papunta sa tindahan ng sardinas. At habang ako'y naglalakad, may nakasalubong ako isang lalaki. Ang yabang niya maglakad. Tinanong ko siya bakit ang yabang niya. Sabi niya, masakit lang daw ang kanyang singit. At nagpatuloy lang ako sa aking paglalakad papunta sa tindahan ng sardinas. Sa kabilang gilid, may sumisitsit. Hindi ko kilala kung sino. Bigla na lang may nagsabi, 150 daw. Sinabi ko sa kanya, hindi kami talo. 150 rin ang gusto ko. Si Lolo gabing-gabi na nasa labas pa. Tinanong ko kung saan siya pupunta. Sabi niya, to the moon. Nakarating na nga ako sa tindahan ng sardinas. Pumasok agad ako sa may sari-sari store para maghanap ng sardinas. Sinabi ko sa cameraman ko, bilisan niya maglakad. Kasi naiiwan na siya. Pagpasok ko, dumiretso agad ako sa may mga tindahan ng sardinas. Kunyari, hindi ko alam kung saan yung mga sardinas. Tinanong ko si ating nagtitinda kung magkano ang sardinas. Ang sabi niya, 3 tumpok. Sabi ko naman, bakit ang mura? Sabi niya ulit sa akin, secret. Kinuha ko na nga yung sardinas. Kahit nagdadalawang isip ako sa sinabi ni ate na secret. Naghahanap na nga ako dito ng panahog sa sardinas. Dumiretso lang ako sa dulo para hanapin yung patatas. At nakita ko na nga yung patatas at pinisil-pisil ko muna. Baka ito ay matigas. Sa 10 hinawakan ko, lahat yun ay matigas. Siyempre, 2 lang ang kinuha ko. At sinupot ko na nga yung patatas para ipakilo kay kuya. Habang inikilo ni kuya ang patatas, sinabi ko, bakit ang mahal? Sabi ni kuya, wala pang lumalabas na kilo, mahal ka na ng mahal. Sabi ni kuya, ano, kukunin mo ba o kukunin mo ba? Wala akong choice, diba? At naglakad na nga ako papalayo kay kuya. Grabe ang sungit ni kuya, para siyang may regla. Hinahanap ko yung tinapay, hindi ko mahanap. Tinanong ko si ate kung nasaan yung tinapay. Ang sungit niya hindi siya namamansin. Dito nagdadial ako para kontakin ko sana yung kaibigan ko at tanungin ko kung gusto niya ng tinapay. After 3 days and 3 hours and 3 minutes, ako na nga ang magbabayad. Tinanong ko si ate kung pwede ba ilista na muna niya. Sabi niya hindi daw pwede. Kaya nanghingi na lang ako ng pera sa kasama ko. At ang sabi ni ate, plastic ka? Sabi ko naman, hindi, totoo ako. Yun pala, kung gusto ko lang ba daw ng plastic para lalagyan ng mga binili ko. Lumabas na nga ako ng tindahan at nakasalubong ko ang dati kong kaibigan. Tinanong niya kung saan ako galing. Sabi ko naman, sa mall. At pakaway-kaway pa siya. Kala mo tatakbo ng mayor. At pumasok nga ako dito sa kabilang tindahan kasi nakalimutan kong bumili ng itlog para sa sardinas. At tinanong ko si kuyang tendero kung may itlog ba siya. Ang sabi niya meron, kulay brown pa nga daw. At pinagpatuloy ko lang ang paghahanap sa itlog ni kuya. At nagtataka ako bakit wala na yung camera sa likod ko. Yun pala, nahanap niya na yung itlog ni kuya. Yes.
Naglakad na nga ako papunta sa counter para bayaran ang itlog ni kuya. At binayaran ko na nga ang itlog ni kuya at tinanong ko siya, bakit ang sabi mo kulay brown ng itlog? At nakita ko naman puti. At malokong tindero, tinawanan lang ako. At eto na nga mga kaibigan, lutuin na natin ang sardinas. Ang una ko lang ginawa dito, hiniwa ko lang yung sibuyas. Mag-ingat pala kayo sa paghihiwa ng sibuyas, madrama yan. Kaya mapapaiyak ka na lang. Sunod kong ginawa mga kaibigan, hiniwa ko lang ang patatas sa maliliit para madali siyang kainin. At nilagay ko na nga dito ang sardinas. Tatlong lata pala ng sardinas ang nilagay ko rito kasi matakaw ang kasama ko. At nilagay ko na nga ang itlog na nabili ko kay kuya. Dalawang itlog nga pala ang nilagay ko. Nilagyan ko na rin ng asin para umalat. At sinunod ko na rito ang paminta. Pagkatapos kong ilagay ang itlog ni kuya at ang asin at ang paminta, hinalo-halo ko lang para mahalo. Pagkatapos kong haluin para maghalo-halo, nilagay ko ng sibuyas na madrama. At muntik ko nang makalimutan mga kaibigan, ihalo ang seasoning na binili ko kay Laling Shoning. Tapos kong ilagay yung seasoning na binili ko kay Laling Shoning, sinunod ko na yung harina. Nilagay ko na nga ang patatas.
At nilagay ko na nga ang mantika para uminit at maprito na ang ating sardinas. At meron pa tayong kasama ritong marites na ikimarites sa gilid. Ayan mga kaibigan, sa sobrang takam ko, hindi ko na natiis na hindi tikman. At hindi na rin natiis ng mga kasama kong marites na tikman ang luto ko. Nainggit na sila. At ayan, naluto na nga ang ating sardinas. Tara, kainan na mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood sa video na ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, kaibigan, mag-subscribe ka na. Huwag ka nang magdalawang isip pa.